welcome back to my channel. So for today's vlog, I'm gonna be introducing to you one of the people na ano ako. Saludo ako kasi actually first time din naming mag-meet today sa interview na to. She was just messaging me weeks ago through my FB page. Then una tanong-tanong, tapos eventually she joined the masterclass, yung Amazon BA masterclass na sinalihan ko rin 2 years ago. And hindi pa niya tapos yung masterclass. Tala niya pa ako, nakakuha na siya ng client. Ang galing lang kaya, without further ado, I would like you to meet Miss Faye. Hi, Faye! Oh. So, para naman for the benefit of those of our viewers, Faye, could you give them a brief introduction of yourself? And ano yung ginagawa mo before, bago ka nag-Amazon VA? So, hello guys. My name is Faye. I'm from Davao City. And I'm just a fresh finance graduate, like last year lang talaga. Tapos, right after that, wala ako nag-work, pero tinutulungan ko yung father ko sa company niya. Pero like basic, ano lang, like data, yung parang data entry, parang ganun lang, tulong-tulong lang. Okay. For experience. So this so, March ka lang graduate? No, last year. Ah, last April. Year. Ah, okay. So, after that, since last year, tumutulong ka na sa company ng dad mo doing data entry job. Okay. Yun na, like, basic stuff. Okay. So, what made you consider na mag-work from home or freelancing? Since meron ka naman ng, ano, work. Kasi... Actually, gusto ko kasing may extra income. Uh-oh. And for me, hindi siya enough for me. So, ayun, naghanap-hanap ako sa YouTube. Then, actually, for may like randomly, nag-watch lang ako ng YouTube videos. YouTube videos about yung mga financial freedom, mga ganon. Oh, okay. Tapos, napunta ako sa isang YouTuber na nag-share about being a general virtual assistant. Okay. Tapos, ayun, I was like, uy, maganda to, nasa bahay lang, tapos nag-earn. Okay. So, ayun, nag-research ako, grabe research ko noon. Then, nag-try rin ako apply. Nag-try lang ako apply. Nilagay ko pa doon sa online jobs, like yung parang description, data entry. Ah, oh, okay, kasi yun yung previous mo experience. Oh, yun yung tinuturo kasi. Okay. So, ayun, nilagay ko data entry, tapos meron pa yung, ano yung mga magaling in, yung mga tinuturo lang talaga na general, tapos, ayun. Wala akong na-hire. wala. Pero di ba wala kasi nagkwento ka sa akin before na parang may offer sa'yo doon? Parang 20. Ay, oo. Yun yung past job ko. Yung pinaka-first ko talaga. Ah, ang okay. nilagay ko na talaga noon is executive assistant. Tapos, na-hire ako noon. But, yung parang kasi, parang urgent kasi yun na ano na hiring. So parang ako na lang yung naiwan. in-accept na lang ako. So, okay. Pero tinuloy mo yun? Or nag-quit ka rin? Tinuloy. Pero nag-last lang yun 1 week. 1 week? Anong nangyari? Biglang sumalis ako. Kaya nag-message ako sa'yo. If ever. Ay, okay lang ba? Hindi ba siya pangit tingnan na after 3 days, mag-send ako ng resignation letter. Oo. Ah, so parang na peer pressure ka noon, kaya ka sumali. Pero hindi mo talaga gusto yung nature ng work. Parang for experience lang talaga. Ah, okay. So going back. Like try. try. So going back, nung nagtatry-try ka before SBA, sabi mo, walang nag-hire sa'yo. Ano yung mga challenges na, bakit sa tingin mo walang nag-hire sa'yo before? First, kasi walang experience. Yun talaga yun eh. Tapos, usually kasi pag naghahanap ang parang isang employer, dapat may experience like 3 to 5 experience, wala akong mabigay. Plus, hindi ko rin alam paano i-package yung sarili ko. So, ayun. Nahirapan talaga ako nun. Pero if I may ask, mga ilan yung mga in-applyan mo? Ilang interviews yung...
Marami yun. Like, as in? Sinagad ko yung 10 applications ng online jobs PH. Okay, per day. Di pa apply eh. Di pa per day yun? So, every day, 10 talaga ina-apply? Ay, hindi naman talaga like 10 every day. Oo, pero... Almost. Marami. Marami every talaga. Day. Mm. Wow, naalala ko yung sarili ko kasi parang ganyan din ako noon sa online jobs PH, sa Upwork. Yung send ka lang send ng application. Yes. Tapos parang, bahala na basta may makuhang ano. Pero eventually. Kahit may ibang, ano nga dun, may ibang job application na kailangan mong i-video self mo. Ah, oo. For introduction. Alam mo ba, like, Loom videos. Ginawa ko yun, tapos wala pa rin. Wala pa din. Okay. Wala. So, nakakatuwa kasi, yan, nag-VA. I mean, nag-try ka as a general VA and you experience a lot of rejection just because wala kang experience. Pero, what made you consider na maging Amazon VA? Wow. Kasi napunta ako sa video mo. yung, ano nga yung title? Yung, like, ano nga yung title? How to become a VA or... Yun yun. Mm-mm. So, since grabing research ko na paano maging VA, tapos how many rejections na rin. Mm-hmm. So, ayun, narinig ko sinabi mong about Coach Lish. Mm-mm. So, nag-research agad ako sa Facebook. Okay. Tapos nag-message ako agad na if available pa ba yung course and everything. Noon na time hindi siya available. Pero patapos na yung batch 7 noon. So kailan ka nag-message niyan? Mga May, no? Mga May siguro. Oo, mga May. Ay, no, mga April, April pa. Ah, okay. I'm not sure. Ah, sige. Tapos after a few weeks, nag-message yung ASVA na merong available na. Oo, mag-o-open na yung next batch. Tapos ayun, kinuha ko kagad. Wow, nakakatawa naman. So, pero di ba naman ako kilala niyo? Hindi. So, nagtiwala ka sa akin. Yes. Kasi kung kaya mo, so, you know, kaya ko rin. Totoo. I mean, kasi wala ka rin naman experience sa pag-VA eh, like me before. Nagturo din ako ng, yun nga, tutor, English tutor, tapos HR, tapos nursing. Mm-hmm. So, ang layo. Hindi siya. Yun nga, oh. Iba-iba, kaya parang ako din noon, sa umpisa doubtful, pero kamusta nung nakapasok ka na sa program? Bale, ilang weeks ka na sa program ngayon? Ilang weeks? Nag-open noon June 4. Itong tapos... June lang. Itong June lang. Tapos, 'di ba, hindi binibigay lahat yung videos, parang tagi-tagi. Oo. So, mga after 3 weeks, I think. Tapos, ayun. Try ako, try na. Hindi pa tapos yung course. Oo, 8 weeks kasi yun, di ba? Yung master class, 8 weeks siya. Ay, 3 to 5 weeks. I'm not sure ilang weeks, basta hindi ko pa tapos yung course. Mm-hmm. Try na akong apply. Kasi actually, tinry ko rin yung ginawa mo. Di ba? Hindi ka pa rin tapos, tas, you know, na hire. So, try ko nga. Ang galing naman. Tapos, eto na. Nung nagtatry-try ka na, what happened? Paano ka, kasi ngayon, guys, si Faye actually landed an Amazon seller client with her desired rate. And gusto mo ba i-share, Faye, kung magkano yung desired rate mo, yung hourly rate? $10 po. Alam mo, talo mo pa ako. Start kaya ako $4 per hour. Really? Yung starting. Oh, kasi parang nung time na yon, I was just... alam mo, parang, di ba, hindi ko pa nga tapos yung course. So, gusto ko lang makahanap ng mapagpa-practicean agad na parang pag nood ko ng video, apply ka agad ako na, ito ba yung product research? Sige, try ko nga. So, ako naman, ang plano ko lang, may mapag-practicean ako kung i-promote niya man ako, thank you. Kung hindi, aalis ako. Yun lang talaga yung plano ko. Kasi, ganun akong learner eh. Ewan ko sa iba, I learn by doing talaga.
So, yun. Kaya, natuwa naman ako on your part. Sa hindi, nung time na yun, siyempre, 2 years ago, di ko naman alam yung script na tinuro sa'yo. So, lately ko na lang din nalaman yun. So, nung nag-evolve. So, kaya natuwa ako nung sinabi mo na $10 per hour yung desired din mo, binigay niya sa'yo at kinalab- wala kang experience. Mm-mm. Parang, so, kinapalan ko lang talaga ang aking mukha nun. So, paano nag-start yung interaction mo with a client? First, ang ginawa ko pa rin is nag-mass apply ako. Actually, sa online jobs at that PH na talaga ako nag-apply. Kasi walang quota dun, di ba? Parang pwede. So, ayun, nag-apply ako parang in 2 days. In two days, mga ilang applications. 30 applications. Ay, joke, 3 days pala. 3 days, 30. 20 to 30 applications. Nag-reply siya after a few days. Parang same pa rin, urgent. Parang need niya kasi talaga ng VA pagka Monday noon. Sunday na yon nag-message siya. Tapos, need na niya ng VA pagka bukas, Monday noon. Kinabukasan na agad, wow ha. Tapos, imagine, nag-uusap kami mga hapon dito sa Philippines. So, kung hapon dito doon is morning, early morning. So, ayun, mini-message pa rin ako kahit ang tagal ko mag-reply kasi gusto ko na naghihingi ako ng tips sa inyo kung paano i-reply, ganito, ganyan. Ayoko naman na... Nag-post ka nga sa community, sa Facebook group nating mga Amazon VA. Tapos ayun, very nagre-reply naman siya sa akin. Tapos ayun, binigay ko yung... ginamit ko yung ano mo, yung script mo, I normally charge ganito. Nag-work sa kanya. So ayun. Ang galing. Pero ito, Faye, paano ka nagkaroon ng confidence? Kasi not all people will have the confidence na. Kasi syempre may accept naman natin, iba naman din kasi talagang tao, gusto sigurista sila na parang dapat alam ko muna, sure muna ako na alam ko to bago ko pumasok sa isang bagay. Pero ikaw kasi, Faye, hindi mo pa tapos yung course. First-hand experience mo to if ever. Pero, hello, 20 to 30 applications in 3 days. So, ano yung nagbigay sa'yo ng confidence and courage to take action? I think same rin sa'yo. Parang learning by doing rin. Parang hindi... Yun. Actually, Faye, natuwa nga ako kasi nung, di ba, sunod-sunod na yung mga posts mo, yung mga tanong mo. After nun, yun, sumusunod na rin mag-post sa community. So, parang yes. Nag-start ka ng trend and nabuhayan ng loob yung mga kabatch mo. And kahit yung mga natutulog... sila. Saka yung mga natutulog na batch before, yung mga kabatch ko, tas 5, 6, 7, aba sila na rin, nag-start na ding Actually may nag-message sa akin na from batch 6 ata. Sabi niya na, "Wow, paano mo ginawa?" Tapos sabi, "Yun, sinabi ko lang na finalo ko lang yung script mo, tapos blah blah blah." Tapos yun, ever since noon nag-post na rin siya sa community. Tapos nag-apply na rin siya. Kaya nga, nakakatuwa kasi na-inspire mo yung iba na posible pala yon na wala kang experience, yes. Pero you can get your desired date. Kasi, sa totoo lang, ako rin noon, malakas din ang loob ko kasi bukod sa learning by doing, ayan, hello, may community ka. Na pwede kang takbuhan, yan, sila Coach Janet, sila, ako hindi ako coach, pero masipag lang ako sumagot sa mga. Kasi, I mean, very masipag. Kasi, I mean, it's part of, you know, paying it forward, kasi natulungan ako ng course na to get the kind of lifestyle, the kind of career na I wanted for myself. So, ayo, syempre, gusto mo rin naman na yung mga kabatch mo, mga classmates mo, mga ka-community mo, sila din, matulungan mo kahit paano, kahit yung simpleng pagsagot lang ng tanong nila,
Eh, kung uh-huh. alam mo naman, di ba, why not? So, uh-huh. yun din actually yung nagbigay sa akin ng courage no, na I know if something happens, I could always go back to the ASVA community to help me out, to answer mm-hmm. questions. Tanong-tanong lang. So, nag-start ka na kay client? Yes, last week. Okay, so, kamusta so far ang experience? Actually, super blessed talaga ako sa client ko ngayon. Like, super blessed. Ang bait, mabait talaga siya, promise. Like, how bait? Mm. Kasi, yung last employer ko, like, ayoko talaga lang sa kanya. Kaya umalis ako kaagad. Uh-huh. Very baliktad. Parang, yun nga, nag-a-update ako every day. Tapos, always niya akong minomotivate na, fantastic, very good. Tapos parang, namomotivate ako mag-work. Mm-mm-mm. Imagine. Appreciated ka. Yes. May time na nag-work ako for mga 11 p.m. Tapos, mm-mm. kailangan ko mag 8 hours noon. Actually, flexible yung time. So, basta uh-huh. kailangan ko mag 8 hours noon for that day. Okay. Tapos, ayun, nagpa-product research ako, blah, blah, blah. Tapos, hindi ko na malaya na, 5 a.m. na. Wow! So, 11 to 5, nagpa-product research. I mean, like, my breaks naman. But, like, hindi ko na malaya na 5 a.m. na. Hala, 5 a.m. na. Ayun. Naging fun siya sa akin kasi at the same time, yung client ko sobrang bait. So, yun. Hindi kanya minamicromanage. Parang pinapabayaan ka lang niya. Nakakatuwa naman. Ay, talaga. Tapos, mag-isa ka lang na VA niya or may iba siyang VA? One lang. Tapos, wala siyang experience dati na mag-hire ng VA. Swerte niya rin sa'yo kasi, to be honest, I mean, nag-invest ka kasi sa sarili mo eh. I mean, alam niya na seryoso ka sa career na tinake mo. Kasi hindi ka naman basta-basta mag-i-invest ng ganung amount if hindi ka seryoso sa gusto mong matutunan, di ba? Ayun nga. Yeah. Eh. So, nice! And when it comes to the course, what can you say about the course? I mean, kasi since wala kang experience sa pagiging VA, madali ba siya? Nahirapan ka ba? Or sa tingin mo ba, it would require some level of experience or beginner-friendly ba siya? No, yeah, it's very beginner-friendly. Mm-hmm. So, actually, ang nagustuhan ko sa course is, hindi siya yung diretsyong, ito paano mag-product research, ito yung parang paano maging, hindi siya diretsyo, parang slowly siya. Kasi first few lessons, tinuturuan ka paano maging VA, ano yung skills na kailangan, dapat ganito, dapat ganyan. Hindi siya yung diretsyong Amazon VA, dapat ganito ka. So, yun, very friendly, very beginner friendly talaga siya. So, hindi siya isang bagsak, di ba? Parang unti-unting na-unlock. Parang may milestone ka na i-unlock every week. Nice! Yes. So, learn at your own pace talaga, no? Kasi, own pacing yan eh. May sharing naman rin with classmates, so... Since hindi mo patapos yung course, and you're still taking it, di ba? So far, sa lahat ng mga natutunan mo, ano yung biggest takeaway mo? Biggest takeaway, yung mag-apply ng apply lang? Mm-mm-mm. Yung... Basta don't give up. Mm-mm. Like, apply lang ng apply every day. Yeah, so, ganyan si Faye, eating rejection for breakfast, lunch, yes. And dinner. Pero, laban pa rin. Bala ma-reject, at least. Pero tingnan mo naman, worth it naman yung rejection. Kasi, sobra. I mean, ngayon, happy ka sa client mo and flexible. Although may 8 hours na, di ba? Parang 8 hours yung kailangan mong bunuin ba? Ah, dapat, ano, dapat 40 hours a week. So, pero pwede, ikaw bahala. Monday na ako magtrabaho, okay lang. Basta 40 hours a week. Ay, so, ikaw bahala. Nice. Nakakatawa. So, i-compute natin, ha? 10. Kinumpute talaga, wait. $10 times... Going to here. 40. 40 times 50. 51 or 50? 50 na lang. 50. Oo, 50. Hindi, 50 na lang. Oo, hindi naman laging 51 lang.
So in a week, besh. In a week, 20k in a week. So in a month, 80k. So ROI na ba tayo? Yeah. More than ROI na to, besh. Second week mo na to, di ba? Sa kanya. Second week pa. Tapos first day pala, I mean first meeting pa lang namin, binigyan na niya ako ng bonus. What? Bakit? Ang saya naman. Sign-in bonus. Na-shock na ako. Ito, deserve ko ba ito? Naiulap pa akong masyadong knowledge sa Amazon. Kaya pala napapa-work ka ng 11 to 5 a.m. char. double hustle for him. Saka motivation talaga yan. Kasi nakita ko naman actually yung palitan. Kasi shinare mo dun sa community yung exchange of your messages sa online jobs PH. And nakita ko how you were able to effectively dig deep sa problem niya, na nagtatanong ka kung anong kailangan niya, tapos nagbigay ka ng ganitong value. Alam mo yun, kaya parang siya rin, kaya alam niya yung ginagawa niya kasi nagbibigay ka ng tips, tapos natanong mo yung mga tanong na relevant dun sa situation niya. Yes. Which is, hindi mo matatanong yun at hindi mo bibigay yung tips na yon kung hindi mo alam. Yes, kung nasa asin ba, di ba? Yes. So, nakakatuwa ka naman, Faye. I'm so happy for you. And thank ito na lang. Ano na lang message mo sa mga, kasi yung iba, they're scared to take action. Sabihin na, magaling kayo maboka or something. So, ano sa tingin mo yung masasabi mo, ano yung message mo to all aspiring Amazon VAs out there? Masasabi ko lang is, I mean, yun nga, never give up. Yun lang talaga yun. Hindi na talaga mag-give up. Tapos, niche down lang siguro talaga sa skill na gusto mong kunin. Kasi kapag broad naman yung gusto mong gawin, mahirap talaga, marami kang competition, tapos mas maganda talaga mag-specialize ka sa what do you call this? Mag-specialize ka sa isang area, oo. Mm-hmm. Parang pagdodoktor, no? Yes. Tapos treat your freelancing business as a business, hindi siya as a job. Kasi parang sad naman kung job tingin mo. Parang mas motivational kung if you see it as a business. Parang partner ka. Partner ka ni client mo. Hindi under them. Oo. Kasi right now, you're doing product research kay client research. Mo, diba? Tapos na. Keyword research and listing. Tapos wala pa akong idea. So, study pa. Oo. Ma-unlock na ba yung next? Ma-unlock na ba yung... Na-unlock mo na ba yung... Meron na. Okay. So, at least, ayan. Pagka-watch mo ng video, apply ka lang. Yes. Tapos, watch na lang, ganun. Siya nag-provide ng ng access mo sa... Tools. Oo, tools. Binigyan niya ako ng tools. Yung Helium 10. Nice! Congrats! Yeah. Well, thank you so much, Faye, for sharing your journey with us. And nakakatawa kasi fresh grad, walang experience, and hindi ka lang sumuko. I mean, grabe, no? Since this year, start ng year na to, nag-a-apply ka na. Then eventually, you had your break and, you're happy with who you're with now sa client mo. Kaya, keep up the good work. Tapos kapag nahasa ka na dyan, nasaday ka na, kuha ka pa isang client. Yes! Kuha pa isang client. Oh, yes. Wala ka tayo. Gamayin mo muna tapos dagdag. So, thank you so much, Faye, for having this interview with me para naman mabuhayan ng loob yung mga nanunood nito at para din maging baka isipin nila kasi ako lang yun eh. Experience ko lang yun. At least ikaw din. Yun nga, YouTube. Nanood ka lang ng vlog, tapos nag-enroll ka, tapos nag-apply ka, tapos ayun na, I'm so happy for you, Faye. And yun nga, ang ano ko rin sa'yo, siguro na lang request or favor na once maging experience ka na, pay it forward to our community and sa mga darating na batches. Ayun nga, if
if ever sila, yung mga nanonood nito, gustong sumali sa course na sinalihan natin, I mean, kita-kits na lang doon kasi nandun na mga meeting, diba? So, see you guys! See you guys! Bye!